Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Napakaraming tao sa daigdig. May mga nagsasabing, bago ka palang isilang, ay nakaguhit na sa iyong mga palad ang iyong magiging kapalaran. Nakatakda na kung sino ang iyong mamahalin at makakatuwang sa habang buhay. Ngayong gabi, ating matutunghayan ang pag-usbong ng pag-iibigan ng dalawang nilalang mula sa magkaibang sulok ng mundong ating ginagalawan. Dear Charo, ako si Brian, puppet ng construction firm ng daddy ko. Architect at engineers ang parents, brother at sister ko sa trabaho. Dalawa ang tawag sa akin. Vice at super, bisor lang ako. Graduate nga ng engineering pero hindi pa ako nakakapasa sa board exam, kaya floating pa rin ako hanggang ngayon. Swerte lang talaga dahil establisado ang family ko. Kung di dahil sa impluensya ng parents ko, hindi ko alam kung paano ako nakapasa sa eskwelahang pinasukan ko. Ayan, brother. Look dignified. Ayan. Kunot mo yung noo mo, ha? Make them think your mind is working, okay? Brian. Let's go. Pag may problema, tawagan mo kaagad ako or si Dad, ha? O na kami. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko dito. Pero okay lang. 8 hours of pretending in exchange for all the luxuries in life? Magre-reklamo pa ba ako? Dito na lang tayo magpupo dito, oh. Wait. Ikaw talaga kahit kailan! Susumbong kita sa mama ko! Sumbong talaga kita sa mama ko! No, Sparsky, come here. Hi, beautiful. Siya si Abby, neighbor ko. I don't know much about her kasi hanggang hi and hellos lang kami. Madalas, binibiro ko pa siya pero from what I heard, her dad died when she was 9. Kasama niya sa bahay ang mama niya. Ang tita niyang separated sa husband na siyang nagtututor sa kanya, ang kasi niyang si Jen. Abby is a special child. Sabi nila, nagka-meningitis daw ito noong bata pa siya, kaya naapektuhan ang brain niya. Sayang kasi, siya na yata ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Good morning, ho. Ako po si Brian. Eh, dyan lang po ako sa tapat nakatira. Si Abby, ho. Ako ang mama ni Abby. Tita Diane. Glad to meet you, ho. Eh, kasi ho, medyo parang kaibigan ko si Abby. Eh, ilang araw ko na ho siyang hindi nakikita, eh. Medyo nag-aalala lang ho ako sa kanya. Ano ba nangyari sa kanya? Si Sparsky. Ate, pati ba naman ikaw? Tama na yan. Lilipas din yan. Makakalimutan din ni Abby si Sparsky. Salamat nga pala sa concern mo, Brian. Bumalik ka na lang sa ibang araw. Salamat ka. Daddy, I love you. I miss you. You take care of Sparsky, okay? Pag nakita mo siya doon. Baka mahal ang papi ngayon. Anong papers? Eh, wala na bang tawad yan? Okay, I'll pick it up. Salamat. Vice.
May delivery po ng materials ngayon. Kukunin ho ba namin? Ah, tell them to wait. My sister and Engineer Ray will be here in an hour. Okay, boys. Sige. Hello, Cristine. Makikita pa ba tayo? Ang oras na. Di ba sinabi ko siya kailangan bumili ng bago sapatos ngayon? Ano, sama mo ba ako? Cristine, I have other plans tonight. If you want, you just buy the shoes yourself. Eh, wag muna ako intayin, okay? I'm busy eh. Okay, bye-bye. Hi. Uy, akala ko pipe ka. Matagal na kita nakikita pero hindi ka naman nagsasalita eh. You're Jen, right? I'm Brian. Ikaw yung kasi ni Abby, di ba? Nandiyan ba siya? Saan pa ba siya pupunta? Ika, tumuloy ka. Nilang tatawagin ko lang siya. Pero don't expect kay Jolly Abby kasi medyo depressed siya ngayon eh. At huwag masyadong bibiruin, okay? Wait lang ah. Abby? Hi. Yeah. I have something for you, sandali ha. Abby, oh. Paano mo nalagay yung small balloon sa big balloon? Akin pa? Oh. Thank you. Para sumaya ka naman. Jen, birthday ko ba ngayon? Matagal pa birthday mo. Gift lang yan sa'yo kasi nakikipagkaibigan si Brian. Diba, Bri? Ah, parang si Sparsky. Okay, thank you! Oh, wait, Abby! Meron pa, sandali lang, ha? Abby, oh. Sa'yo. Para sumaya ka naman dahil wala na si Sparsky. Thank you! Is it my cue to leave? No. Alika. Alika mo po ka muna dito. Sandali lang, ha? Tawin ka lang siya. Cool ka lang dyan. Wait lang, ha? Abby! Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Nag-isip ng name para sa papi ko. Naku, mamaya na yan. Bumangon ka nga dyan. May bisita naghihintay sa'yo sa salas. Andiyan ba siya? Eh, may gift sa'yo eh. Binibisita ka nga. Nag-abala pa yung tao. Tapos dinambong mo lang tong gift niya. Bigla ka nang nawala. Halika dyan, halika dyan. Bumangon ka. Bumangon ka. Halika dito. Lumabas ka doon. Lumabas ka. Mabas ka. Anong sasabihin ko? Abby, may gift sa'yo eh. Hindi mo naman birthday. Hindi naman Pasko. So, ibig sabihin, type ka. Baka manigaw, Abby. Jen, bawal. Magagalit si Mama. Hindi ko naman sasabihin eh. Basta magpasalamat ka. Dali. Sige na, lumabas ka na doon. Ano sasabihin ko? Just say something. Anything. Just say something. Anything. Say something. Hi. Say something. Mag-talk muna kayo, ha? Magpe-prepare lang ako ng snack. Say something. Excuse me. Actually, napadaan na ako kasi may overtime ako. Dinala ko lang sa'yo yung mga gifts. Anong pangalan mo ulit? Brian. Say something. Say something. Nagustuhan mo ba? Oo. Thank you. Maliligaw ka ba sa akin? Ah.
Hindi ko pa na pag-iisipan eh. Buti naman, kasi hindi pa ako nagpapaligaw bawal ayaw ni Mama. So, pag-isipan mo muna. Okay. Ikaw naman, say something. May girlfriend ka na ba? Kasi parang magkaedad lang naman tayo. Tapos, ako wala pang boyfriend. Dapat yata may boyfriend na rin ako, di ba? Ito talaga si Mama. Pero alam mo kung liligawan mo ako, sasagutin kita. Kaya sabihin mo sa akin kung kailan mo ako liligawan, ha? Para hindi namin sasabihin na dyan kay Mama. Okay. Okay. Hey, Ma. What is this? Oh, yeah. Wala na naman magawang mami ninyo. Kaya ito, nira-round sa naman kayong magkakapatid. Ay, nako. Wala ka nang ginawa kundi kumain ng fast food na pagkain, ha? Kaya mahina yung ulo mo. Tigilan mo yung kakakain ng junk food, okay? Eto, dinala kita ng totoong pagkain, ha? Isala mo sa microwave. Come on, go get it. Ikaw naman, tigilan mo yung kakakain yan. Alam mo naman, bawal sa'yo yan. What's up? Inaalis ko lang yung bawal. Baka kainin yung Brian, eh. Pambihira ka naman. Alam mo naman, bawal sa'yo yan, eh. Why do you have all this here? Brian. May inasikaso lang ako, Dad. Brian, ang dapat mong inaasikaso ay yung construction. Namumukha lang ang tanga dun. Anak, ano na lang gagawin mo pag wala na kami ng mami mo, ha? Ayun ako, Dad. Ayoko isipin yan. So alam ko, I'll survive. Kung di makatulad ng buhay ni ate o ni kuya, alam ko, makasurvive pa rin ako. Anak, you drink this, ha? Ayan, hawakan mo yun. Alam mo, anak, mabuti siguro kung mag-asawa ka na lang. Yung mayaman, ha? Para ikaw ay susustentuhan niya, kaya kanyang suportahan. At saka yung bang aalagaan kanya? Kung mag-aasawa ko, hindi dahil sa pera. Mag-aasawa ko dahil mahal ko yung babae at mahal niya ako. Brian! Come here! Brian! Brian? Brian! Come here! Come here! Kagigising ko lang eh. Marunong ako magluto. Kain ka mamaya sa bahay namin, mamayang gabi. Sige. Hintayin kita. Eat. Bye-bye. Bye. Brian! Ang sarap ng kinakain mo ah. Ano to? Adobo yan, di ba, Mama? Oo, adobo. Adobo. Gusto mo? Okay. Okay. Brian, sige. Kumahiya. Thank you, pa. Thank you. You're welcome. Salamat, ha. Napusog ako. Dito ka na lang lagi mag-dinner, ha? Oo, wag naman, nakakaya. Tsaka, kain mo na ako ngayon, no? Magpa-breakfast pa ako. Thank you for giving me, Brian. Ginawa mo to? Oo, kanina. Oo, salamat, ha. Paano? Tuloy na ako. Okay, bye-bye. Ingat ka, ha? Abi?
Are you free tomorrow? Can I invite you out? Date? No. Stroll lang. Stroll lang pero hindi date. Hindi date. Stroll. Okay. 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 Bye-bye. Ingat. Sige. Pasok ka na. Okay. Bye-bye. 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 Si Jen may boyfriend na. Diba, Jen, may boyfriend ka na? Oh, bakit ako? 27 years old na ako, ah. Diba? Mama, is there something wrong with me? Wala. Wala, Abby. Conservative lang si mama mo, eh. Ate. Stroll lang? Yeah, stroll only. Dito na lang tayo. Mas maganda dito eh. Kasama mo naman ako eh. Halika. Hindi. Hawak ka sa kamay ko. Ayoko dyan. Mataas. Takot ako sa mataas eh. Ayoko dyan. Hindi. Mas maganda dito. Hindi. Dito na lang tayo. Halika, mas maganda dito eh. Kasama ka na sa akin. Dahanda lang. Takot ako dyan eh. Hindi naman kita pababayaan eh. Ate, nasa edad na si Abby. 27, but her mind isn't. And what do you want her to do? Ikulong dito sa bahay? Papanoorin lahat ng pelikula sa DVD? Paano pagtanda natin? Anong mangyayari sa kanya? Enough na yung pinagpagurang ko para mabuhay siya ng maayos. Mabuhay ng mag-isa. Do you think masaya yon? King of the world, and you're my queen. Abby, answer the phone, please. Hello? Hello, Abby.
Hello, Brian. Wala na, may miss lang kita. Good night. Good night. Abby, tsaka nga pala, yung, di ba sabi mo sa akin, kung gusto ko tang ligawan, sabihin ko lang sa'yo. Manliligaw na ako. Hello? Hello, Abby? Pwede ba ako manligaw? Kailan? Bukas. I'll pick you up around 8. Pero this time, di na stroll, ah. Date. Okay. Okay. Good night. Hello, Brian? Anong isusuot ko? Shorts or dress? Dress. Okay. Good night. Good night, Abby. Ryan, I just want you to know that Abby is special. Alam mo naman siguro yun. She may be older than me, pero mas mature ang isip ko sa kanya. Noon nga, akala namin hindi na makakapagsalita yun eh. Kasi nasa grade school na ako nang bago pa niya matawag ng mama si tita. Jen? Ayaw mo manligawan ko cousin mo? Mapipigilan ba kita? Brian, gusto kong maging happy si Abby. That's the reason why I'm here. Abby is special, and I want you to treat her special. Life as it is painful for us already. And I don't know how she would handle another kid kung pagtitripan mo lang siya. Jen, hindi ko siya pinagtitripan. Wala akong balak pagtripan yung cousin mo. Totoo, nararamdaman ko para sa kanya. And I promise to take good care of her. Promise? Promise. Good night, Brian. Good night. Abby? To have this. May load na yan. You can text or call me anytime. Cell phone, wow! Thank you! I love you. Paliwanag mo sa akin ang nakita ko. I'm sorry po. It's my fault. Hindi ko pinalaking chip ang anak ko. Sorry po. Hindi na po mauulit. At talaga hindi na mauulit. Dahil ito na ang huling pagkikita niyo. Abby, to your room. To your room! You, go home! To your room!
Hello? Hello, Abby. Bri? Galit ka ba? No. Sorry for what I did. Would you still see me? Hindi ako papayagan ni Mama. Abby, tomorrow matatapos na yung building na ginagawa namin. I want you to be my date. Don't worry. I won't do anything stupid anymore. Just please come with me. Please? Okay. Bri? Shorts or dress? Anong wala pa? Kanina pang 5 dapat dumating yung mga poultry products na in-order ko. Well, i-follow up nyo sa farm. Anong nandyan na? Hindi ba kasasabi mo lang na hindi pa nadi-deliver? Ano ba kayo? Sino bang tao kausap nyo? Kayo talaga, minsan lang ako mawala dyan kung ano na nang pinaggagawa nyo. Okay, kayo, pupunta na ako dyan, hintayin nyo ako. Diane. Yes, Ate. Pupunta muna ako sa store, pakibantayan mo na lang ang anak ko, ha? Yes, Ate, akong bahala. Pag nagutom yun, lalabas din ang kwarto yun mamaya. Pasok na ako sa loob. Ikaw na bahala kay Abby. Ingatan mo siya, ha? Okay. You take care, ha? God, you're so beautiful. Makeup yan, gawa ni Jen. Sana, pwede kita ipakilala sa mga parents ko tsaka sa mga kapatid ko, no? Di ba kaya tayo pupunta doon? Tinuruan ako ni Jen makipag-shake hands. Tapos sabihin ko raw, nice to meet you. Buti kung pansinin nila ako doon. Wala na akong magaling kila dati kundi mga kapatid ko eh. Hindi niya ako maipakilala sa mga associates niya eh. Kasi hindi naman ako architect. Hindi rin ako engineer. Di Brian. At saka, di ba nung ginawa yung building na yon, lahat ng pako, lahat ng simento, di ba kasama ka doon? Hindi naman magiging building yon kung hindi ka kasama doon, di ba? At saka, nandito naman ako eh. Hindi ko din sila papansinin. I'll take care of you. Kahit maging kasing old ka pa ni Sparsky. Do you like me? Ikaw. Hindi. Sa umaga, ikaw naiisip ko. Sa gabi, naiisip pa rin kita. Tapos pagtulog ko, iisipin pa rin kita. Di ba love yun? My daughter, Pitsi, no? Dati nung araw, ganyan lang yan, no? Ngayon, medyo dalaga-dalaga na. Well, kumusta ang negosyo? Mabuti na. Talaga, we really have to survive. This crisis is past. Dad? It's all over. Daddy? Dad? Who's this girl? Eh, hindi ko kakilala. I'm sorry. No! Daddy, kita! Kilala kita! Meron kang picture sa akin eh. But
I don't know you. I'm sorry, I don't know you. Let's go there. Magmula ng gabing iyon, hindi ko na muling nakausap si Abby. Ayaw na nitong lumabas ng bahay, makipagkita sa mga tao. Ang sabi ni Jen, ikinonsulta raw nila ang kalagayan ni Abby sa doktor. Pero lumalayo na ito sa tao. Hindi ka lalabas po, Abby. Hanggat hindi mo nasasabi ang pangalan ko ng diretso, hindi ka lalaki na sa tusag ka ngayon. Ha? Oh, Brian, saan ka na naman pupunta? Uubusin mo na naman ng oras mo sa kikipag-usap doon sa kapitbahay mong sinto-sinto, ano? Brian, ayokong magkamanugang ng ganyan, ha? Nakakaya sa pamilya! Eh, noon yung pa naman yung kinahihiya, eh. Dahil hindi ko katulad mga kaparib ko. Hindi lang ako kasing talino. Wala akong babago eh. Kung gusto nyo, lalayo kami ni Abby para mawala kayo kinahihiya. Sa lahat ng babae na kilala ko, sa kanyang lararamdaman kahit papano mahal na ako. Special din ako. May asahin sa gusto nyo. Pag naibalik ko si Abby, magkakamanugang na kayo. May sarili na akong pamilya. Masaya na ang buhay ko. Please, sir. If I have to beg you, I will. Puntaan niyo lang po si Abby. Please, sir. I'm sorry. I pity you, sir. You don't know how special your daughter is.
I tried to talk to your dad. I want to be your Superman para dalhin ang dad mo dito. Pero hindi ko magawa. I want you back. May walang ibang babae sa buhay ko. Alam ko, sinaktan kayo ng lahat ng lalaking dumaan sa pamilya mo. Iba ka, iba ako. Pero magkabagay tayo. At ipaglalaban kita maging sa pamilya ko. Di mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Di ko ko iiwan. Sa kasalukuyan ay masaya kaming nagsasama ni Abby. Marami pa rin ang nagtatanong kung bakit sa dinami-dami ng mga babae ay si Abby pa ang pinili kong maging may bahay. Isa lang ang isinasagot ko sa kanila. Because Abby is special. And she makes me feel special. With her, I feel complete. Ang inyong taga-subaybay, Brian. Walang sino man ang makapagsasabing perpekto ang takbo ng buhay ng bawat tao. Dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang kakulangan. Pero kung matututunan nating bigyan ng halaga ang mga simpleng bagay, mapatutunayan nating walang taong nilikhang maliit, walang taong nilikhang may kapansanan. Dahil nasa atin ang kakayahang makapagpasaya ng ating kapwa sa pamamagitan ng pagmamahal. Sa iyong pagmamahal.